May gustong-gusto po akong aral ni San Agustin na palagi kong iniisip at binabalik-balikan. Sabi po niya, ang galit ay damo at ang puot ay puno. Sa English, sabi po niya, anger is a weed and hate is a tree. Ang ganda po, no? Ibig sabihin, kung hindi mo aalisin ang galit sa iyong puso, ito ay pagdating ng araw, tutubo, magiging puno. At kapag malaki na ang galit mo, parang puno, mahirap na itong bunutin, mahirap na itong alisin. At kapag balot na ang iyong pag-iisip, puso at buhay dahil sa puot, sama ng loob at galit, hindi ka na magiging masaya at hindi na magiging payapa ang iyong buhay. Amen? Mga kapatid, mag-ingat po kayo kapag nagagalit na kayo, pagbalot na balot na kayo sa galit. Dahil wala pong masasagot na problema ang galit. Wala ka ding magagawang mabuti pag ikaw ay galit. At sinisira ng galit mo ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Remember that anger does not solve anything. Anger does not build anything. And anger destroys everything. Yan po ang dahilan bakit po sa ating ebanghelyo, tinuturo at sinasabi ni Jesus sa atin na kapag napupuot ka sa iyong kapatid, siya ay mananagot sa hukuman. Ano po, huwag po kayong malito. It is not a sin to get angry. But what is sinful is being resentful. What is sinful is always being bitter. Tandaan niyo po, ang galit ay pintuan ng ibang kasalanan. Hindi niyo po ba napansin, pag galit ka, hindi mo napipigilan na ikaw ay makapagmura. Pag galit ka, siguradong makakapanakit ka. Pag galit ka, siguradong maninira ka. At pag galit ka, dyan mag-uumpisa ang away at ang hidwaan. Opo, kasalanan ang nakakapatay. Pero hindi rin po tama pag tayo ay nagtatanim ng sama ng loob sa iba. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon, na isang malalang kasalanan ang pagtatanim ng sama ng loob sa iba. Dahil pag galit na galit ka sa iba, di po ba pinapatay mo na sila sa iyong isip at sa iyong puso? Pag may sama ka ng loob sa isang tao, pinapatay mo na ang relasyon at ugnayan mo doon sa tao. Kaya nga po, sabi ni Jesus, kasalanan din ang magtanim ng sakit ng loob. Mga kapatid, mag-ingat kayo kapag sobrang sama ng loob nyo sa ibang tao. Baka maputol nyo ang relasyon nyo sa kanila. At hindi nyo alam, baka darating ang araw, kailangan mo pa ring pakitunguhan at pakisamahan yung tao na kung saan ay kinagagalitan mo. Be careful not to burn your bridges with other people. Why? Because someday, somehow, you will have to cross that bridge with that other person. Kaya nga po si Jesus, hinahamon tayo palagi, sinasabi, makipagkasundo ka, makipag-ayos ka, kausapin mo, plantsyakin nyo ano man ang gusto't ng inyong hindi pagkakaintindihan. Bakit kailangan po nating makipagkasundo sa ibang tao? Dalawang dahilan po, tandaan nyo. First, una, para hindi ka maging alipin ng iyong galit. Pag hindi ayos ang iyong relasyon sa iba, pag merong kang galit sa iyong puso, minsan wala ka ng control sa iyong pag-iisip, sa iyong pagsasalita, sa iyong ginagawa. Tingnan niyo po ang taong galit na galit. Nasisira ang kanyang ulo. Minsan wala siyang pinipiling lugar, wala siyang pinipiling oras, wala siyang pinipiling tao. Nagwawala siya, namamahiya siya, nakakahiya siya. Kailangan nating makipag-ayos sa ibang tao para hindi po lumalim ang ugat ng ating galit. Dahil pag nag-ugat na ang galit sa iyo, mahirap nang alisin ito. Amen?
makipag-ayos tayo sa mga taong nakaaway natin. Kasi kung hindi, gagamitin tayo bilang instrumento ng demonyo. Ginagamit tayo bilang instrumento ng masama. Kapag ikaw ay may puot, wala kang pagmamahal. When you have hatred in your heart, it is so difficult to love. When you have anger in your heart, it is so difficult to be good and kind. At kapag wala kang pagmamahal, anong ibig sabihin? Wala dyan ang presensya ng Diyos. Amen? Mga kapatid, there is real power in praying. Isang magandang paraan yan para maibalik natin ang nawala at nasirang relasyon at pagmamahalan natin. Huwag tayong tumigil na magdasal. Huwag lang nating kausapin yung tao. Pero bago mo kausapin yung tao, magdasal ka. Hingin mo ang Banal na Espiritu, sabihin mo, Banal na Espiritu, tulungan mo ako. Ipakita mo ano dapat ang kailangan ko sabihin para magkaayos kami nitong taong ito. Ipagdasal po natin na darating ang araw, ang Diyos gagawa ng paraan para bumalik tayo magkaisa, mag-usap at manumbalik ang ating pagmamalasakit at pagmamahalan. One of the worst experiences that we could have is to be angry and be full of resentment. Wala pong nag-i-enjoy, walang masaya, ang galit at may sama ng loob sa iba. Kaya nga po, napakarami din ang nagme-message, napakarami ang nagtatanong, Father, paano ko po ba maiiwasan ang magalit? Father, paano ba alisin itong sama ng loob? Father, problema ko po yan. Palagi akong nagagalit, palagi akong naiinis. Well, first and foremost, we could never remove irritation and anger in our experience. Hindi natin maiiwasan yung mairita ka, magalit ka. Ang maaalis natin at ang pinapaalis ng ating Panginoon ay yung nagtatanim tayo ng galit. Dahil pag nagtanim ka ng galit, ito ay mamumunga ng sama ng loob. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na kailangan nating iwasan ang magkaroon ng sama ng loob sa ating mga kapatid, sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga minamahal natin. Pinapaalala ng Diyos na dahil sa ating galit, madalas masasaktan natin sila, at ang mga taong nabubuhay sa galit at sama ng loob, sila ay mapaparusahan. May pananagutan ang mga taong nabubuhay sa galit, ang nilalabas nila ang kanilang galit at ayaw nilang magpatawad sa iba dahil sa kanilang sama ng loob. Pero yun po yung tanong, paano natin maaalis itong sama ng loob? Ano yung paraan na magagawa natin para maiwasan natin ang galit na nakakasakit sa atin at sa iba? Dalawang bagay lang po. Two ways in order to remove resentment in our hearts. Dalawang paraan para maiwasan natin ang galit na nakakasakit at sama ng loob na pwedeng pagmulan ng kasamaan sa ating buhay. Una, kung ang galit nagumpisa sa iyong loob, kailangan mo itong ilabas. If anger and this resentment started from you must learn to let it go and release it. Kung paano po tayo ay humihinga, inhale, breathe in. Ano po susunod niyan? Exhale, breathe out. Ganyan ang mga feelings natin, ganyan ang mga nararamdaman natin. Lalong-lalo na kung merong very negative, napakapangit, napakasama na nararamdaman mo. Pumasok yan, anong kailangan mong gawin? Ilabas mo. Subukan mong hindi ilabas. Breathe in, hold it. Anong mangyayari? Huwag kang huminga. Hinga ka muna, labas mo. Habang hinahawakan mo,
habang tinatago mo, habang nandyan, ayaw mong ilabas, masasakal ka, hindi ka makakahinga, mamamatay ka. Yan ang ginagawa ng napakarami sa atin. Meron tayong galit, ayaw nating ilabas. Meron tayong sama ng loob, ayaw nating mag-let go. Kaya naman, anong nangyayari sa atin? Paunti-unti nating pinapatay ang ating buhay. Anong nangyayari sa atin? Hindi tayo nagiging masaya. Tayo'y nananatiling malungkot. Tayo'y nagbubugnot. Tayo'y naiinis palagi. Tayo'y nagingit-ngit. At buong buhay natin, isang malaki at mahabang karanasan ng galit. Learn to let it go. Learn to release it. Hindi naman po mahirap kung paano tayo'y humihinga. Inhale, exhale, release the negativity. Ilabas mo yung napakapangit na karanasan ng galit at ng sama ng loob mo. At para mailabas mo yan, pag humihinga ka, isipin mo, magdasal ka, pinapasok mo ang mabuting espiritu, ang banal na espiritu. At pag ikaw ay humihinga palabas, magdasal ka na tinutulungan ka ng banal na espiritu na pinapalabas, ini-expel, tinatapon yung napakasama, napakasakit na nararamdaman mong galit at sama ng loob. If anger and resentment started from you, release it. Just like exhaling, breathing out. Madali lang yan. Subukan mo. Inhale the Holy Spirit. Exhale, expel your anger and resentment. Iwan mo na. Pero pangalawa, kung itong galit, inis, manggagaling sa labas, huwag mong tatanggapin. Do not accept it. That is the second way. Nung minsan daw po, merong isang kwento tungkol sa isang matandang pari na kasayid sa isang parokya. Habang bumibisita siya dito sa kanya mga parokyano sa sakop niya, meron din isang matandang lalaki. Lumapit sa kanya, pinagmumura siya, sinisigawan siya, nakahawak pa po ng putik, tinapon sa kanya. Ito pong mga tao, galit na galit doon sa nagwawala. Bakit ganyan daw po yung ginagawa niya dito sa matandang pari? At nagsalita po itong galit na tao, sabi niya, pinagdasal niya yung misis kong may sakit. Binigyan niya ako ng pag-asa na gagaling siya. Pero anong nangyari? Namatay yung misis ko. Kaya nga po galit na galit siya. Ito pong pari, sinabihan niya yung mga tao, huwag nila sasaktan yung matanda. Pinabayaan po niya yung matanda magsisigaw, magwala. Pinabayaan niya pa rin. Natapunan siya ng putik nung napagod po yung matanda, umalis. Nung pong gabi, nakonsensya yung matanda. Kaya nga po nung umaga, pinuntahan niya yung matandang pari sa simbahan, humingi ng pasensya. Pero nagtataka po yung matanda, sabi niya, Father, bakit nung nagagalit ako sa'yo, napansin ko, walang galit sa mukha mo. Bakit hindi ka rin nagsisigaw? Bakit hindi mo rin ako minura? Bakit napakapayapa pa rin ng iyong itsura? At sabi po nung pari, alam mo kapatid, ang galit parang regalo yan na binibigay natin sa iba. Kahapon, binigyan mo ko ng regalo. Pero alam mo, hindi ko tinanggap ito. At tanong ko sa iyo, ang isa bang regalo, pag hindi mo tinanggap, sa iyo ba yon? Hindi, di ba? Kaya nga, mag-umpisa kahapon, hindi ko na tinanggap yung regalo ng galit mo. Kaya wala akong naramdaman na sakit. Kaya payapa ako, hindi ko tinanggap na natili sa iyo. Pero ngayon, dumating ka, binibigyan mo ko ng regalo ng pagkikipagkasundo. Binibigyan mo ko ng regalo ng pagmamahal, ng kabutihan. Ito, mas tatanggapin ko, mananatili sa akin, at magkakaroon ako ng kapayapaan. Yan ang problema na napakarami sa atin, hindi po ba? Na meron taong nagagalit sa atin, meron taong naninira sa atin, meron taong ginagawa nila napakahirap ng buhay natin. And what do? We accept their gifts of anger. Tinatanggap natin itong napakapangit nilang regalo. At dahil nasa atin, dahil tinanggap natin, dahil pagmamay-ari natin, ano ang nagiging epekto nito sa atin? Mabuti o masama? Napakasama. Huwag nating tanggapin
kung ano man yung pangit at masamang regalo ng galit galing sa ibang tao. Iwan mo sa kanila kung paano sinasabi ng ating Panginoon. Iwan mo muna yung iyong regalo kung alam mo meron kang sama ng loob. Kasi ano pa ang kwenta, halaga ng iyong pagsamba sa Diyos kung meron kang galit at sama ng loob? Ano ang magiging itsura ng ating pagsamba? Anong magiging muka ng ating mga regalong binibigay sa Diyos? Dahil ito ay narumihan na dahil sa ating galit at sama ng loob. Hindi ba nakakahiya naman sa Diyos? Hindi ba pag tayo ay nag-aalay sa Diyos, pag tayo ay nagdarasal sa Diyos, dapat ibigay natin yung pinakamabuti, pinakamaganda sa Diyos? Yan nagiging pangit. Yan napapasama dahil nadudumihan sa ating galit at sama ng loob. My dear friends, we are reminded today, tandaan po natin ang dalawang paraan na ito. Na pag ang galit nagumpisa sa iyo, ilabas mo, ilabas, huwag mong itatapon, ha? Pero kung yan ang gagaling sa ibang tao, tinatapon sa iyo, isipin mo, niririgaluan ka, huwag mong tanggapin, balik mo sa kanila. At dahil wala ng galit, wala ng sama ng loob, puro kabutihan, kapayapaan, pagmamahal ang nasa loob mo. Napakaganda, napakabuti ang sumamba at magdasal sa Diyos.